So, good morning po. So, nandito na naman po ako para sa isang sharing kasi naniniwala po ako na sharing is caring, di ba? Meron po akong i-share sa inyo na isang platform na alam ko po na makakatulong din po sa inyo. Ako kasi gamit na gamit ko po itong platform na to, lalo na't palagi po akong nagpapa-exam sa aking mga bata. So, yung platform na ito ay tinatawag natin na Socrative.com. So, i-search nyo lang po yung kanyang website, Socrative.com. Disclaimer lang po, hindi po ako binayaran ni Socrative para i-promote sila. Pero dahil maganda po at sa lahat ng natry ko, i-promote sila. Pero dahil maganda po at sa lahat ng natry ko na platforms, ito po yung pinaka talagang nagustuhan ko. Opo. Kasi gusto ko yung gusto ko yung one-way test lang. Hindi na nila pwedeng balikan or nakokontrol ko kung pwede nilang balikan yung exam or pwedeng ako yung magkokontrol ng exam. So, ayun. So, pwede siyang synchronous. Pwede rin siyang asynchronous. Okay? So, dito po, pagka-type ninyo ng kanilang website, makikita nyo po itong preview ng kanilang website. So, kayo po, magsa-sign up po kayo. Meron po silang dalawang uri ng account. Yung isang free, syempre, at saka yung isang paid. Kapag, syempre, pag paid, ano po yun, mas marami kayong perks na ma-enjoy, unlike sa free. So, kapag magla-login po kayo, may dalawang option ulit dyan, student and teacher. Yung student, pwede po yun na na ma-customize po ni teacher yung kanyang exam gamit nito. So, dahil may account na po ako, so magla-login po ako. Pero dahil kung yung mga walang account pa po, magsa-sign up po kayo. So, click ko po muna yung sign up. Ito po yung itsura kapag magsa-sign up po kayo. Yan. Pag teacher po ha, pero kapag student, hindi na nila kailangan ng Socrative account. Ang kailangan lang po nila ay mag-login kasi si teacher po ang magbibigay nung kanyang room name para ma-access niya yung quiz. Ayan. So, dahil sabi ko nga po may account na ako, so kiklik ko lang po yung teacher login. Ayan. So, nakapasok na po ako. Automatic po kasi. So, ito po yung makikita ninyo. Ito po ay yung pangalan ng aking room. Room name, Als Junior High School 2020. Room name, Als Junior High School 2020. Ibig sabihin, itong account ko na to ay para lamang po sa high school. Opo. Yung account ko po na isa ay para sa elementary. Bakit ko po pinaghiwalay? Kasi ang ating FLT ay magkaiba. Iba ang LM at iba ang high school. Kapag ka free account po ang inyong ginamit, isang room lang po ang pwede ninyong gamitin. At 50 students lang po ang pwedeng makapasok ng sabay-sabay sa isang room. Pero kapag ka nag-avail po kayo ng kanilang account, ng mga paid accounts, paid plans, mas maraming rooms ang pwede nilang ibigay at mas maraming estudyante ang pwede nyong ma-accommodate. Pero dahil alam po wala po tayong ganung kalaki kasi ang mahal po ng ng monthly. Parang $50 monthly. Discounted pa po 'yon. Pero pag hindi po siya discounted, nasa $100 po siya monthly. 'Di ba? Parang mabigat. So ang ginawa ko po ay gumawa ako ng dalawang account sa Socrative, magkaibang level 'yon. So ganito po. Dito po sa launch, ito po yung button para makikita ninyo na kung gusto nyo na pong ibigay yung quiz. Okay? Pag pupunta po kayo dito sa quizzes, nandito na po, makikita nyo po yung listahan ng quizzes ninyo. Okay? Kung gusto nyo pong mag-add ng quiz, click nyo lang po ito. Pwede po kayong mag-create ng bago. Ganito po yung lalabas. Yan. So, lagyan natin dito, summative test. Yan. Tapos, pwedeng multiple choice. Ang ating pambansang bayani ay si
sample lang po ito ah. Jose Rizal. Tapos Andres Bonifacio. Letter C. C. Manuel Quezon. Ito naman po ay si, sino pa ba? Gregorio. Ayan. Gregorio Del Pilar. Okay. So, pwede po kayo ditong mag-add ng explanation kung gusto nyo po. Ayan. Tapos, mag-a-add po kayo ng answer. Pwede pa po kayong mag-add ng answers dito. Depende po kung ilan yung gusto nyong ilagay. Pero dahil yung usual mag-add ng answers dito, depende po kung ilan yung gusto nyong ilagay. Pero dahil yung usual naman natin na exam ay four options lang. So, apat lang po muna. So, pag maglalagay po kayo ng answer, limbawa, ang sagot natin dito ay si Jose Rizal, ikiklik nyo lang po yan. Pag naka-green button po siya, ibig sabihin po niyan, ayan po yung correct answer. Ngayon, kung gusto nyo pong maglagay ng picture, pwede naman po. So, halimbawa, eto po. Ayan, sample lang po itong picture, ha? Ayan. So, meron na siyang picture dito. Kung gusto nyo pong maglagay ng picture, nakaakibat na itong tanong, pwede nyo siyang ilagay. Ayan. So, kung mag-a-add pa po kayo, click nyo lang po yung type of question na inyo pong gusto. Pwedeng multiple choice, pwedeng true or false, pwede rin po siyang short answer. Subukan po natin yung true or false. Ipinanganak si Dr. Rizal sa Laguna. Ayan. So, maglalagay po kayo. Sabi ko nga po kanina, pagka green, ibig sabihin yun po yung correct answer. So, dahil ipinanganak naman po si Rizal sa Laguna, so tama po yung sagot natin dito. True. Okay? Tapos, kung gusto nyo po ulit maglagay ng picture, okay lang din po yan. Click nyo lang po ito. Pag short answer naman po, maglagay po kayo ng question dito po. Kahit open-ended question po ito, pwede. Pwede rin naman pong identification. Ang ating pambansang bayani ay C. So, kung ayaw nyo po ng multiple choice, tapos gusto nyo lang pong sila yung magbibigay ng sagot mismo. So, pwede nyo ilagay po tayong pwedeng options sa pangalan ni Jose Rizal, diba? So, pwedeng isa-isahin nyo po yun. Dr. Jose Rizal. Pwedeng yung buong pangalan niya, Dr. Jose P. Rizal. So, bahala na po kayo. Kung gusto niyo pa po magdagdag, magdagdag po kayo. So, option niyo po yon. Kung gusto niyo pong lagyan ng explanation, lagyan niyo po. Ayan. Kung gusto niyo pong lagyan ng picture, lagyan niyo po. Okay po? Tapos, kung halimbawang satisfied na kayo, tapos na po yung inyong test, nalagyan niyo na po yung mga correct answers, i-save nyo po, save and exit. Okay? Pag once na save na siya, nandito na po siya sa listahan po ng inyong quizzes. Okay? Tapos, dito sa rooms, makikita nyo po dito yung pangalan ng room. So, pwede nyo pong baguhin ito. So, halimbawa, lalagay nyo dito ay basta bahala na po kayo maglagay. So, hindi ko na po babaguhin ito. Ayan. So, hindi ko na po i-discuss yung iba kasi pang paid plans. So, balik po ako dito sa quizzes. Okay? So, punta po kayo dito sa launch. Tapos, quiz. Click nyo po yung summative test na inyong ginawa. Tapos, next, ayan, ito po yung ating tatlong delivery method. Yung instant feedback po nakalagay dito ay pwede nilang sagutin yung tanong, pero hindi na nila, sunod-sunod po yun ha, pero hindi na po nila pwedeng palitan yung kanilang sagot once na submit na po nila. Okay po? Tapos, kapag open navig po nilang baguhin yung kanilang sagot at pwede nilang balikan
yung kanilang yung mga questions. Okay? Pero pareho po ito, mamomonitor nyo po ng live. Ayan. Pag teacher pays naman po yan, kayo po yung magko-control kung ano yung susunod nilang i-examen. So maganda po ito kapag synchronous. 'Di ba? Pero pag asynchronous, pwede po itong dalawa. So option nyo po 'yon kung gusto nyo na hindi nila babaguhin yung sagot nila or babaguhin nila yung sagot nila, pwede nilang balikan yung questions. Ayan. So ako po ang gusto ko ay hindi na nila mababalikan yung tanong. Para kailangan talaga pag-isipan, 'di ba? 'Yon. So, ano lang naman siya, summative test lang naman. So, option nyo rin po dito kung i-re-require nyo yung pangalan nila, kung i-shuffle nyo yung questions, o kaya i-shuffle nyo yung answers, tapos show question, o kaya i-shuffle nyo yung answers, tapos show question feedback. Kapag ka-shinow nyo po yung question feedback, malalaman po nila kaagad kung ano po yung tamang sagot. Ayan. So, ang ginagawa ko po dito, hindi ko po siya ino-open. Kasi gusto ko po, ano na lang, i-discuss na lang namin yon. Pero kung gusto nyo naman po ipakita na kaagad yung sagot, okay lang din naman. Okay? So, eto lang po yung madalas ko na ginagawa. Show final score at saka nire-require ko yung kanilang names. Ngayon, kapag pinaulit ko po sa kanila yung quiz, that's the time na ino-on ko lang po itong shuffle questions. Yan. So, kung mapapansin nyo po dito, may nakalagay dito one attempt. Pero hindi nyo po siya mapipindot. Kasi po, para po ito sa paid plans. Free lang po kasi yung gamit kong account, kaya hindi po siya pwede. So, ibig sabihin, learner na mag-take ng test dito sa ating platform. Yon. So, kayo na lang po yung bahalang mag-filter. Or kayo po yung mag-remind sa kanila na isang beses lang nilang iti-take yung test. Yan. So, kung nagbago yung isip nyo, ayaw nyo na pala yung summative test, pwede nyo pong baguhin yung test na ibibigay ninyo. Click nyo lang po yung change. Kung ready na po kayo, eto na po, start. Ayan. So, pag lumabas na po iyan, ibig sabihin, live na po yung ating exam. Okay? So, magsasagot po ako, ha? Ayan. Ano nga po ulit yung ating room name? Ito po, ALS JHS 20. So, pupunta ako dito. Socrative.com. Tapos ang pipiliin ko po dahil ako ay isang estudyante ngayon, student login. Ang room name po natin kanina ay ALS JHS 2020. So mag-join lang po kayo. Ayan, and then sabi ko nga doon i-require natin yung name. So Amira. Ayan, hindi ko na po ilalagay yung surname ko. Ayan. So, ito na po yung test na ginawa natin kanina, di po ba? Ang ating pambansang bayani ay si... So, halimbawa, alam ko yan. So, letter A, Jose Rizal. Submit answer. Ayan. Tingnan nyo po. Wala po siyang back. Wala po siyang previous na button. Ibig sabihin, once na nasagutan na po nila yon, yun na po yung kanilang sagot talaga. Ayan. Ipinanganak si Dr. Jose Rizal sa Laguna. O sabi nating hindi, sa Cavite siya pinanganak. Ay, mali yan siguro. Ayan, ito po yung pangatlo. Ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Rizal lang. Jose Rizal. So, submit answer. Ayan. Ito po yung final result ng kanyang exam. Nakakuha po siya ng 2 out of 3. Ilang percentage? Ilang percent po 'yon? So 67%. Okay, so ito yung score ni bata. Okay? So balik po tayo dito sa ating teacher. Ayan. So nakita niyo po may nag-exam. Ito po si Amira. Ayan. Tapos pwede niyo siyang piliin kung i-score. So 67% o kaya ito, pag yung number of scores, ito lang.
Ayan. So, di ba 3 items lang naman po yun? Ang nakuha niya ang tama ay dalawa lang. So, kung pwede niyo siyang i-click yung mismong number para makita ninyo kung alin yung, ano, yung sinagutan niya. Ayan. Tapos, pwede niyo pong i-back. Kaya, dito. And then, next. Back to results table. So, ito po yung summary ng ano ninyo, ng mga nag-exam sa inyo. Diba? So, kung tapos na po kayo, ay, tapos na po yung exam, diba po, binigyan nyo lang sila ng oras, click nyo lang po yung finish. Ayan. Tapos, ito yung ano ni Socrative, kailangan mag-login ka ulit kasi for security purposes, yun. Finish nyo po ulit. And then, dadalhin niya po kayo ngayon sa reports. Ayan. Dito sa reports, ang maganda rito kasi sa Socrative ay, ano, pwede mong i-export yung result ng mga exam nila. Yung email students kasi ay hindi po pwede sa free account, kaya hindi natin siya magagamit. So, pag pinindot natin yung export, makukuha natin yung kanyang complete result. So, pwede natin siyang i-download. Ito, complete results, Excel. So, download lang natin siya. Tapos, tingnan natin. Yeah. Ito po. So, makikita nyo dito na ito yung room name, ito yung date kung kailan. So, ito po. Ang student name, yan, Amira, total score. So, ito po. Ang student name, yan, Amira, total score niya, number of correct answers niya, 2. Tapos, ito po yung mga sagot niya sa bawat number. Okay? Ito po ay summary ng mga nag-exam. Kung gusto nyo naman po, nabigyan sila ng sarili nilang kopya, download nyo po ito, individual student PDFs. So, tingnan nyo po yung itsura. Ayan. Usually, naka-RAR file siya eh. Pero, i-extract nyo na lang po. So, kapag tinignan nyo, ito po yung kanyang, ito yung kanyang ano, test paper. O, diba? Sino yung nag-exam, yung room name, kailan siya nag-take exam, yung room name, kailan siya nag-take ng test, ano yung score niya, pati yung percentage. O, diba? Pati po yung kanyang, eto po yung sinagot niya, o. Ayan, makikita niyo po. Ayun. Diba? So, ganito po kaganda yung Socrative. Okay? Ngayon, ang ginawa ko po sa IELTS, eto po. Sabi ko nga po sa inyo kanina ay dalawa po yung ginawa kong account. Isa sa LM, isa po sa high school. So, dito po sa aking account na to ay pang high school. So, kapag clinic ko siya, halimbawa ipapa-exam ko na po ito ha. Check ko muna siya. Kung same pa rin ng FLT. Same pa rin ng FLT. Ayan. Ito po yung sa FLT Junior High School. Ayan. So, marami yun, diba? Ayan. So, ilo-launch ko na siya. Launch quiz. FLT Junior High School. Next. Instant feedback po lagi. Show question feedback. Ayoko po. So, show final score. Ayan. FLT yan eh. So, gusto ko po ay, ano, isang beses lang silang titingin dun sa question. Ayan. So, start ko siya. So, same room po tayo, ha? Babalik po ako doon. So, nakita nyo po, automatic. Pag
Once na ini-stop nyo na po yung exam ninyo kanina, 'di ba, yung summative, automatic din po na mawawala na yung ano niya sa account ni bata. So room name ulit natin, ALS JHS 2020, join lang po. Tapos yung pangalan. Eto na po yung FLT natin ng high school, di po ba? Ayan. Which of the following no smoking? So, di ba, letter A. I want the lottery. Yan. So, magsasagot po tayo, ha? Ito. So, pwede nilang i-zoom. Nais mong pumasok yan. So, yan. Pipiliin nyo lang po. Hindi ko na po binabasa, ha? Para lang po mabilis at makita nyo po. So, sample lang po ito, ha? Na answers. Ang dami pala. Pag high school, ang dami. Opo, chinaga ko talaga siya. Ayan. Pwede naman po kayong gumamit ng Google Forms. Kaso, ang ayoko po kasi sa Google Forms ay, ano siya, nababalikan yung question. Ayoko po nung nababalikan yung question. Nababalikan yung question. Ayoko po nung nababalikan yung question eh. Kasi lalo na po ngayon, hindi ko po sila nakikita. Kaya, ang ginawa ko, one-way test lang. So, ayun. Nasa inyo naman po yan eh, kung gusto nyo ng two-way or one-way. May option din naman po si Socrative na ganon. Ayan. Malapit na tayo matapos. Tapos marami rin po tayong iba't ibang platforms na nag-o-offer ng mga quizzes na ganito. Pero sabi ko nga po, ito yung pinaka-paborito ko. Kasi bukod sa pinaka-madaling gamitin, ano siya, maano siya, simple lang. Alam niyo po yun. Madali lang din gumawa dito. Yun. Yes, malapit na tayo matapos. Ayan, o di ba? So ang score ko ay 22 over 72, tapos ang percent ko diyan ay 31%. Tapos meron ako sinagutan diyan na questions na hindi siya gradable kasi gi-grade ni teacher 'yon, di ba? Sa FLT, si teacher ang mag-check noon. So balik tayo dito sa ano, sa result. Ayan, kung makikita niyo po sa result, ayan oh, ayan po yung kanya mga sinagot. Pag pula, ibig sabihin po ay mali. Pag green ay tama. So, hindi po kayo makakapag-generate ng result nito kapag hindi nyo po siya tinatapos. So, kailangan i-finish po natin siya. So, kung i-finish mo siya, click nyo lang po yung finish. Mag-login po ulit kayo. For security purposes, balik po kayo sa results. Finish. Dadalhin niya po kayo sa reports. Ayan. Makikita nyo po kung sino yung mga nag-exam, mga sagot. Kung gusto nyo po itong i-print, export nyo po yan. Katulad po ng ginawa natin kanina, pwede nyo pong i-export yung complete results. Summary na po ito ha, ng Excel. Kung gusto nyo naman po nabigyan sila ng individual student PDFs, eto po yung itsura. Yan, so tignan nyo po ah, kung gaano po kaganda. Kasi hindi nyo na po siya kailangang checkan isa-isa. Di ba? Maalwa ng buhay. Ayan, tingnan nyo po. O, di ba? FLT ng junior high school. Tingnan nyo po. O, ito po yung questions nasa right side. Tapos yung kanyang mga sagot ay nandyan. So, ang gagawin lang po ni teacher, ibibigay niya na lang po ito. Bibigyan niya na lang ng kopya si bata. Na ilalagay niya sa kanyang presentation portfolio or sa kanyang work folder. Diba po? Ayan, o diba? Or sa kanyang work folder.
Diba po? Ayan, o diba? So, eto siya. Mahal 1 po, diba? Hindi na po kayo mahirapan ngayon na mag-face to face, na aantayin nyo pa si learner na matapos bago po kayo makauwi. So, yung mga ganong bagay. Ako po kasi ginagawa ko, hindi ko pinapauwi ang FLT kasi ano eh, baka pagbalik sa akin ay ano na po, gusot-gusot na. So, ayun po yung kagandahan nitong Socrative. Ngayon, kung gusto nyo naman po na humingi ng code, punta po kayo sa quizzes. Bibigyan ko po kayo ng code kung gusto ninyo. Ang problema ko lang po dito sa Socrative minsan, ang limitation lang po nitong Socrative ay yung mga ano, yung mga complex equations sa math. So, halimbawa, yung mga fractions, ganon. So, ang ginagawa ko po doon, ginagawa ko po muna siya sa Word. Tapos, ang ginagawa ko doon ay ginagawa ko siyang picture para yun ang ipapasok kong picture doon sa option niya per item. Isa pa pong limitation nito ay wala po siyang voice record kung saan sana yung listening and speaking sana nung bata ay maano na niya, ma-measure na niya. Diba sa FLT natin, meron tayo dong part ng listening and speaking. Dito ay wala. So, lahat lang po nang nandito sa Socrative ay yung, ano po, yung multiple choice questions lang po at saka yung writing. Yun. So, kapag mag-a-add quiz po kayo, pwede po kayong gumawa ng inyo ng bago. Ito po, piklik lang niyo po yung create new. Pero, kung gusto niyo pong kunin na itong aking FLT Junior High School, kailangan niyo pong i-enter yung code. Okay? Or kung meron kayong kasamang mga teachers na minagawa ng quiz na gusto nilang i-share sa inyo, i-enter nyo lang po yung SOC number, tapos maaano nyo na po siya. Ma-access nyo na po yung quiz. Yan. So, hindi nyo na po kailangan i-retype. Since ako ay may nagawa na po na FLT Junior High, pwede ko po siyang i-share sa inyo para hindi na rin po kayo mahirapan. Sabi ko nga po, wala po itong listening and speaking. Puro multiple choice and writing lang po ito. So, ayan. Kung i-share ko po sa inyo, ganito lang po. Kayo rin po pag mag-share kayo sa iba, more, tapos share. Yan. So, nandito po yung code niyan. Lalagay po yung code. Ayun po. So, meron din itong ano eh, application po sa ating cellphone, lalo na sa Android. So, ito po, ang maganda rin po kasi dito sa Socrative, meron siyang app sa cellphone, sa Android. So, ito-download lang siya sa Google Play. Meron pong pang-studyante at meron din pong pang-teacher. So, ako, ang ginagamit ko ay dalawa para mamonitor ko kapag kagumawa ako doon sa Socrative teacher kung okay ba pagka tinake ni bata o tinake ni learner. Ayan. So, yung ano, ganun po ulit, teacher login, parang yung nasa website kanina, di ba? So, ganun din po yung ilalagay natin. Yan. So, i-input nyo lang po yung inyong password. Ano, diba? Ganun, kung ano po yung itsura kanina sa website, ganun din po yung itsura nun sa ano, sa cellphone. Tapos dito po, pag student naman po, diba yung ating room name kanina ay ALS Junior High School o ALS JHS. So yun lang din po yung ilalagay natin. ALS JHS 2020. Ayan. Join lang po si learner. Tapos, ibibigay niya lang po yung kanyang name. Di pa pala tayo nag-launch ng quiz. FLT Junior High. Launch ng quiz.
FLT Junior High. Next, instant feedback. Show final score. Yan. Ayan, nandiyan na po, di ba? So real, ano siya, real time tsaka live. Live po yung ating pagsagot. So pwede niyo i-monitor ito kung nag-e-exam ba sila o hindi. Ano ba 'yon, yung name natin? Ayan, sa Amira. So done. Ayan, ito po yung ating FLT, di ba? So tinake natin ito sa gamit ang desktop. Ito naman po ay gamit ang cellphone. So ganun lang din po 'yon katulad ng ginawa natin kanina. 'Yon. So 'yun lamang po. Sana ay nakatulong ako sa inyo para makapagbigay po kayo ng FLT, functional literacy test po ninyo sa mga learners kahit na malayo sila. Yan. So kung gusto niyo po ng code, i-PM niyo na lang po ako. Kung nagustuhan niyo po itong ating video or nagustuhan niyo 'yung mismong platform, pwede po kayong humingi sa akin ng code. Hindi ko po pwedeng i-share 'yung code na ng ano po kasi mamaya meron po makabasa na learner. Makikita niya po kasi kung ano 'yung ating ano laman ng FLT, 'di ba? So, i-PM na lang po ako para po sa mga teachers, libre po yung code, ibibigay ko po. Nagawa ko na po yung FLT natin, yung ating functional literacy test na latest. Pwede nyo na po siyang kunin sa... Pwede po ninyong hingin sa akin yung code kung gusto nyo pong gamitin. Yun. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Sana huwag kayo magsawa manood ng aking mga videos. Thank you so much!